Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong pamalita ang updates hinging sa implementasyon ng Social Amelioration Program. As of April 27, ang DSWD ay nakapamahagi na ng 80.7 billion pesos na pondo sa 1,515 na lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ibig po nating sabihin na 98.8% ng budget na itinalaga para sa SAP implementation ay naibaba na sa lokal na pamahalaan. Ang mga LGUs ay naipamahagi na ang ayuda sa humigit 4.5 milyong low-income non-pantawid pamilya Pilipino program or 4PIS families na nagkakahalaga ng 23.8 billion pesos. Karagdagan dito ay ang mahigit 16.3 billion pesos na naipaabot sa 3.7 milyong 4PIS beneficiaries na cash card holders sa buong bansa at 36.4 million para sa 7,874 4PIS beneficiaries na walang cash card accounts. Mahigit 323.3 million pesos na rin ang ibahagi sa higit 40,000 na transport network vehicle service at public utility vehicle drivers sa National Capital Region. Sa pangkahalatan, umabot na sa humigit na 42 billion pesos ang naipamahagi na ng humigit 8.2 million beneficiaryo ng Social Amelioration Program. Bukod sa emergency subsidy, ang DSWD bilang parte ng mandato nitong magbigay ng technical assistance at resource augmentation sa mga LGUs ay patuloy ang pagpapahatid ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan nationwide upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga constituents. Sa kasalukuyan, nakapaghatid na ang ahensya ng 521,969 family food packs na nagkakahalaga ng humigit sa 206.7 million sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Gayun din, 27,390 clients na mayroong COVID-19 related concerns ay nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis, kabilang na ang 6,478 stranded individuals. Ang buong halaga ng assistance na naipamahagi ay nagkakahalaga ng 119,509,814 pesos. Para naman sa social pension for indigent senior citizens, 192,874 beneficiaries na ang nakatanggap ng kanilang ayuda na nagkakahalaga ng 3,000 pesos sa bawat semestre. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ng 578,622,000 pesos na ang naipatid sa mga senior citizens sa regions ng CAR 2, 3, 4B, 5, 6, 7, 10, 11 at sa Caraga. Patuloy po ang DSWD sa pagpapahatid ng tulong at pagpapatupad ng mga iba't ibang programa para sa ating mga mahihirap na kababayan. Sa puntong ito, handa na po tayo na sumagot sa mga katanungan. So ang unang katanungan ay ano ang maaaring gawin ng mga kwalipikado na benepisaryo na natanggal sa listahan? Nais namin ipaalam sa inyo, ang grievance redress system ay itinatag upang maayos na mamonitor ng ahensya ang mga reklamo sa implementasyon ng SAP. Ito ay kasalukuyang pinangasiwaan sa aming Central Office Operations Center. Para sa proseso ng grievance redress system, ang DSWD
Central Office Operation Center sa pamamagitan ng 24/7 hotline. Ito ang mga numero, 02-8-951-2803, local 8892, 16545, sa mobile phone naman po, 09474822864, 09162471194 at 09329333251 ay tatanggap ng mga reklamo at titiyaking may angkop na pagsangguni at pag-ulat sa kinaukulang opisina para sa validasyon at o investigasyon. Ang mga reklamo din ay maaaring direktang iparating sa ating mga field offices na nakabase sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Magkakaroon din ng tinalagang hotline para sa mga PWD at ating mga senior citizen upang maisaalang-alang ang kanilang espesyal na pangangailangan. Samantala, ang DSWD ay mayroon ding sistema ng pag-aapela sa SAP para sa mga pamilya na sa tingin nila ay karapat-dapat makatanggap ng ayuda base sa ating eligibility requirements, ngunit hindi naisama sa nabigyan ng ayuda sanhi ng anumang dahilan ay may 3 araw, calendar days, mula ng magbigay ng payout sa kanilang barangay na hilingin sa Provincial City Municipal Social Welfare and Development Office na maisama sila sa listahan ng mga beneficiaryo. Nais ko lang liwanagin no, sa ating mga tagapakinig na magkaiba po ang Provincial, City, Municipal, Social Welfare Development Officers. Ito po ay yung mismong nasa ilalim po ng lokal na pamahalaan at sila po ang nagpapatupad ng mga social welfare services ng mga lokal na pamahalaan. Kami po ang mga DSWD na nasa ilalim po ng mga field offices at under po kami ng DSWD National Central Office. Kaya po yung mga nakikita nyong mga social welfare development offices, ito po ay ang mga lokal na mga opisyales ng munisipyo, city o probinsya na local social welfare development offices. Sila po yung inyong nakikita kapag nag-implement po sila ng social amelioration program. Kami po ay tumutulong, nag-a-assist sa ating mga local social welfare development offices. So, ayun lang po ang gusto kong ipaliwanag at para po sa ating kaalaman ng lahat. Ang local social welfare development offices ng lalawigan, lungsod, munisipalidad, kung saan nakatira ang nagre-reklamo, agad na magpapadala ng mga tinipong apela sa opisina ng regional director ng DSWD o sa operations department ng aming central office kung kailangan na siya namang magsusuri at magpapasya sa mga nasabing apela nang hindi lalagpas sa 3 araw pagkaraang makatanggap ito. Ang pangalawang katanungan ay can you confirm po na those in areas where ECQ will be lifted won't get SAP anymore. So, sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-uusap ng Interagency Technical Working Group on Social Amelioration Program Implementation. Ito po ay binubuo ng DSWD, DILG, DOLE, DTI, DA, Department of Finance, at DBM para ma-finalize ang mga proposals na idudulog namin sa Interagency Task Force in Emerging Infectious Disease tungkol sa pagbibigay ng ayuda base sa pronouncement ng ating Pangulo. Kung inyong matatandaan, ito rin pong Interagency Technical Working Group ang nagbalangkas ng Joint Memorandum Circular No. 1 at ito po ay pinresent namin sa
Interagency Task Force at ang Interagency Task Force po ang nag-approve ng Joint Memorandum Circular na naging batayan din po ng DSWD na gumawa ng guidelines. Kung ano po ang maprubahan ng IATF ay iyon po ang gagawa namin ng guidelines na magbibigay gabay sa pag-implement ng Social Amelioration Program. Pangatlong katanungan, tama po ba yung sinabi ni Sec. Roque at i-quote ko, no more cash aid to poor families in areas removed from lockdown. If that is the case, does that mean mababawasan na yung budget for the next tranche kasi the 100 billion is programmed nationwide? Also, the 100 billion was already released by DBM for the purpose. If hindi na po lahat makakatanggap, saan mapupunta ang pera? Ilan na lang po ang tatanggap ng ayuda sa next tranche? Sa ngayon, ay para sa 2 buwan ang nakahanda para sa Social Amelioration Program ng 18 million na pamilya. Ito po ang nakasaad sa batas at ang pondo na inilaan ng Kongreso. Ngunit dahil po sa ating pronouncement ng ating mahal na Pangulo, ay kailangan gumawa kami ng guidelines kung paano ito implement. Katulad na sinabi ko kanina, ang guidelines na ito ay naaayon sa proposal na aaprubahan po ng IATF. Ang pang-apat na katanungan, na-extend na po hanggang May 15 ang quarantine. Meron po ba kayong plano para sa mga hindi nabigyan ng SAP na nangangailangan ng tulong? Nakasaad po sa Bayanihan Act ng Emergency Cash Subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program para masuportahan ang 18 million low-income families sa gitna ng COVID-19 health crisis ay ipapatupad ng 2 buwan o sa buwan ng Abril at Mayo. Sakop ng implementasyon ng SAP ang buwan ng Mayo, kaya naman ngayong extended ang enhanced community quarantine sa mga maraming lugar, makakasa po ang ating mga kabayan na patuloy na apektado ng crisis na mayroon silang matatanggap na tulong mula sa ating pamahalaan. Ang panglimang katanungan, ano po ba ang mangyayari kung nakakatanggap ng SAP o nakakatanggap pa rin sa DOLE? Kasama sa mga pamilya na hindi kabilang sa mga tatanggap ng SAP cash subsidy ay iyong may mga miyembro na empleyado sa pribadong sektor o silang mga nasa formal na ekonomiya. Ang DOLE ay nagpapatupad ng COVID-19 Adjustment Measures Program para sa empleyadong ito na apektado ng crisis. Kaya naman, hindi na sila kabilang sa SAP. Kung mayroon mang benepisyo ng DOLE na nakakatanggap rin ng SAP, sanhi ng anumang dahilan, ay kailangan ibalik ang ayuda sa kanilang lokal na pamahalaan. Hindi po maaring magkaroon ng duplikasyon sa pagbibigay ng ayuda. Ang DSWD ay magsasagawa ng validasyon sa loob ng 15 araw pagkatanggap ng mga dokumento mula sa mga LGUs upang tukuyin ang eligibility ng mga beneficiaryo at ang pag-uulit o duplikasyon na naibigay na benepisyo. Pang-anim na katanungan, sa mga ibang lugar po ay may mga kaso na walang distribution ng Social Amelioration Card gayong malapit na pong matapos ang Abril. Ano po kaya ang dahilan? Ang pondo po ay para sa SAP ay naipamahagi na ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan na siya namang may tungkulin ng mga siwa sa pamamahagi, pagsasagawa at pag-encode ng Social Amelioration Card forms at sa mga napapanahong pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga constituents
ayon sa kanilang natukoy na distribution points and strategies. Marami pong maaring dahilan ang pagkantala ng pagbibigay ng ayuda. Maraming sa mga benepisaryo ay may mga malalayo at liblib na lugar nakatira. Isang factor din po ang kakulangan sa workforce ng mga LGUs. Kasama na rin dyan yung mga security concerns at areas na sinasabi nating merong problema sa presensya ng mga NPA. At alam ko po naman na aware kayo doon na may mga sundalo at pulis na sugatan dahil sa violenting ginawa ng mga NPA habang ang ating mga sundalo at kapulisan ay tumutulong sa implementasyon ng SAP. Ang DSWD po sa pagpapatulungan sa DILG, AFP at PNP ay sinisikap na patuloy na pabilisin ang payout upang maibigay ang ayuda ng mga natitirang benepisyaryo on or before April 30. Ang ahensya din po ay nakipag-ugnayan rin sa DICT para sa pag-develop ng isang aplikasyon para sa mga benepisyaryo na makapag-register at makatanggap ng automated payments. Tayo po ay nakipag-usap sa mga third-party payment platforms upang tignan kung paano makapag-transfer ng funds sa paraang safe at efficient. Ang pangpito pong katanungan, bakit po nauuna na nakakatanggap ang mga nasa probinsya? Mas madami po ang apektado nito sa NCR. Sabay-sabay po o simultaneous po ang ginagawang payout ng Social Amelioration Program Emergency Subsidy sa buong bansa. Wala po tayong inuunang mga lugar o probinsya. Lahat po ng mga LGUs na nakakatanggap na ng pondo para sa programa ay maaari ng agarang magsagawa ng payout. Sa kasalukuyan ay ginagawa natin ang lahat upang matulungan ang ating mga LGUs na mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa kanilang mga constituents base sa kanilang identified distribution points o estrategiya. Pangwalong katanungan, totoo ba na may allocated budget for SAP sa mga barangay officials o nagtatrabaho sa barangay as frontliners? Sakop ba nito lahat ng volunteers sa barangay? Wala po tayong sinasabi na may budget na allocated specifically sa mga barangay workers. Ang ating pong inaanunsyo ay maaari nang ma-qualify ang mga pamilya ng barangay health workers, daycare workers, barangay nutrition scholar, at tanod bilang target beneficiaries ng SAP. Ayon sa guidelines, ang mga government workers po ay hindi nakabilang sa SAP. Ngunit, batay sa ating konsultasyon sa DILG, ang mga barangay workers, bagamat itinuturing na government workers, ay bahagi ng SAP minimum wage earners. Dahil dito, maaring mapabilang sa SAP ang kanilang mga pamilya. Hindi na rin sila kasama sa mga government workers na excluded sa social amelioration program. Ang pangsiyam na katanungan, hindi ba kasali sa SAP ang senior citizen na may anak sa abroad o ang pamilya na may asawang OFW? Gaya ng binigyang diin sa RA 11469, ipagkakaloob ang emergency subsidy sa ilalim ng SAP sa mga pamilyang mababa ang kita o low-income families na tinatayang pinaka na apektuhan ng implementasyon ng enhanced community quarantine. Kung ang mga senior citizens na ito ay kabilang sa mga pamilyang nabanggit, maaari silang mapasama sa programa. Ang mga pamilya naman ng overseas Filipinos in distress o silang mga naibalik sa bansa o mga walang kita o hindi napadalhan ng pera mula sa overseas Filipinos dahil sa COVID-19
o silang mga pinagbawalan bumiyahe sa labas ng bansa o stranded mula noon dahil sa paglaganap ng COVID-19 na pumigil sa kakayahan nila magtrabaho sa labas ng bansa mula Enero 2020 hanggang sa pag-alis ng community quarantine ay maaari din may pasama sa mga target beneficiaries. Ang 10 katanungan, bakit hindi nabibigyan ang mga SSS, GSIS pensioners kahit senior citizens na sila? Ang mga SSS at GSS personnel ay patuloy pa rin na nakakatanggap ng kanilang pensyon sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine. Ngunit kung halimbawa ay ang pensyon na natatanggap ng isang senior citizen ay halagang 1,500 pababa lamang at batay sa assessment ng kanilang LGU ay lubos na naapektuhan ng pamilya dahil nawalan din ng pagkakitaan ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya, maaari siyang mapasama ang kanyang pamilya sa mga benepisyaryo ng programa. Paano nakatanggap ng SAP pero 4-piece din pala sila? Ang mga 4-piece beneficiaries ay kasama sa mga beneficiaryo ng emergency cash subsidy sa ilalim ng SAP. Makakatanggap sila ng ayuda na nagkakahalaga ng 3,650 to 6,650 pesos. Ito ay karagdagang halaga na tinatanggap na buwan ng cash grant. Halimbawa, para isang 4-piece household beneficiary sa National Capital Region na tumatanggap ng 1,350 kada buwan, magbibigay ang gobyerno ng karagdagang 6,650 para maabot ang maximum regional subsidy na 8,000. Noong unang linggo ng Abril ay naibigay ng cash subsidy ng mga 4-piece beneficiaries na mayroong cash cards habang patuloy naman ng distribusyon ng ayuda sa mga beneficiaryong wala pang cash card. Dahil nauna nilang natanggap ang ayuda, ang mga beneficiaryo ng 4-piece na muling nakatanggap ng SAP ay dapat isauli ang halaga sa kanilang lokal na pamahalaan. Marami na po tayong nabalita ang kaso ng mga beneficiaries na kusang nagsauli ng SAP cash subsidy sa kanilang mga barangay matapos itong maibigay sa kanila ng doble. Ang huli pong katanungan, ano po ang reaksyon ninyo sa panukala ni Senator Bongo hinggil sa pagpapaigting sa implementasyon ng Balik Probinsya Program? Di po ba ang DSWD ay pangunahing ahensya na nagpapatupad nito? Tinatanggap ng DSWD ang anumang pagkakataon maging serbisyo sa bansa kasama ang panukala ni Senator Bongo sa Balik Probinsya. Ang relokasyon, sa palagay namin, ito ay dapat na isang pagsusumikap ng iba't ibang ahensya or interagency. Dahil madami pong dapat na isaalang-alang tulad ng economics, kultura, rehiyon, kalusugan at pasilidad pangkalinisan, edukasyon, pagsasanay at kasanayan upang makakuha ng trabaho batay sa mga lokal na pangailangan at industriya na hinihingi, batas sa kaayusan ng publiko, sahod at batas sa paggawa. Sa panig ng DSWD, ang ating mga social worker ay maaring gumawa ng pangasiwa ng kaso sa lipunan o social case management sa mga pamilya na handang lumipat sa kani-kanilang mga probinsya. Ipinagtataguyod namin ang isang unti-unting paglipat o by phase base o depende sa kapasidad ng tatanggap ng mga LGU upang masuportahan at mapanatili at matugumpay na relokasyon ng mga migrante mula sa NCR. So ayun po, nasagot ko po ang inyong mga katanungan at bago po magwakas, hayaan niyo po sanang
ipamahagi ko sa inyo ang aking huling pananalita. Ipinagbubunji namin ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino gaya ng ipinakikita ng ating mga social amelioration program bayaning benepisyado pamilya na piniling ibahagi ang kanilang biyaya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili para sa higit na nangangailangang pamilya, lalo na sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ipinakikita ng mga nakakaantig pusong kwento ng mga maritang pamilyang nasa informal na sektor ng lipunan na pinili ng kanilang City and Municipality Social Welfare Development Office na patuloy na naglilibot sa mga barangay ng kani-kanilang lungsod at munisipalidad ang esensya ng batas bayanihan to heal as one. Pinasasalamatan ng DSWD ang mga local social welfare development officers na kumikilos sa ngalan ng kagawaran sa mga antas ng barangay para sa social amelioration program ng pamahalaan para sa COVID-19. Humihingi ang DSWD ng pasensya, pag-unawa at kooperasyon ng ating mga kababayan na nasa mga barangay. Naniniwala kaming nasa pinakamabuting posisyon ang mga City Municipal Social Welfare Development Officers upang tukuyin ang pinakamaralitang sambayahang nasa impormal na sektor na dapat makinabang sa Social Amelioration Program. Pinasasalamatan din namin ang ating mga SAP frontliner na mula sa mga LGU at DSWD Central and Field Offices para sa kanilang katapangan at dedikasyon na ihatid ang mga labis na kailangang serbisyo sa mga higit na nangailangan nito. Maraming salamat sa Departamento ng Interior and Local Government na pinamumunuan ni Kalihim Eduardo M. Anyo, lahat ng mga gobernador, alkalde ng mga lungsod at munisipalidad sa buong bansa at kanilang mga tauhan hanggang sa mga sangguniang barangay, ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines para sa pagtiyak ng isang ligtas at mabilis na pamamahagi ng SAP. Taos na pagpapahalaga sa ating mga DSWD SAP, bayaning benepisyaryo pamilya na ang kanilang mga kwento ang ating ibinabahagi. Sa mga pamilyang nagbigay ng tulong ngunit hindi pa nakakarating sa amin sa mga tanggapang regional o field office, nagpapasalamat kami sa inyo at nanalangin sa Diyos at Allah na protektahan ang lahat ng 18 milyong sambayahang benepisyado ng SAP sa buong panahon ng pandemyang COVID-19. At higit sa lahat, ay nais kong pasalamatan ang mga sundalo at pulis na namatay at nasugatan sa serbisyong inilaan nila para sa implementasyon ng Social Amelioration Program sa buong bansa. Muli, magandang hapon at marami pong salamat.